OMG stunning, ganda. Walang guhit guys, perfect yung kulay. Ito na yung pinakamagandang printer na pwede kong suggest sa inyo. Unbox natin. Eh, pero hindi yun yung topic natin, guys. Ang topic natin, guys, about sa printer na to is a replacement of ink. Yun ang pinaka-topic natin, guys. So, papalitan natin yung tinta nito into pigment-based ink. Yung hindi nag-fade, kahit anong gawin mo, basahin mo, hindi siya nag-fade. Ginagamit din yung pigment ink sa mga t-shirt printing. Ayan, ginagamit din doon. Yun yung pinaka-topic natin. Pero before yun, guys, i-unbox muna natin tong printer na to. So guys, watch this video. May mapapabili natin, guys. Yung presyo pala nito, guys, is 9,295 pesos. So in-credit card namin siya ni Doc Cecil Maclan, kaibigan nating doktora, dentista. So ito, guys, yung content niya. So meron siyang manual instruction at saka yung pinaka-software niya. Ito na yon. And then, yung user's manual niya. So, nabasa ko na to sa lahat ng mga printer. May idea na ako. So, hindi na natin babasahin yung iba. Unless hindi siya 110 volts. And then, ito yung unit natin, guys. Ay, meron pa pala dito. Ito yung kanyang ink. Yan. Dye base to, guys. Hindi ko lang siya ilalagay dito kasi hindi siya advisable sa mga ano. Hindi siya advisable sa mga picture, lalo na yung mga studio shots. Hindi siya pwede. Kasi guys, pag ginamit natin to, within 2 to 3 months, nagpipade yung ganitong klaseng ink. So, hindi siya advisable sa mga picture na na-shot sa studio. So, para maging matiwa yung mga pictures, naglalast talaga, gagamit tayo ng pigment ink. So, ano ba? Okay. Cord! Ito guys. Power cord. Meron siyang power cord. Ayan. Tapos, may kasama siyang USB cable connected sa computer at sa printer. Ayan, guys. And, syempre, guys, yung ating mismong unit. Ito na yan, guys. Malaki din siya, guys, ah. Parang yung itong ano ko, guys. Parang itong aking Canon, kasi laki sila. Yan. So ito yung ating printer, guys. Okay. Yan. Ito na 'yon, guys. Pagpatuloy natin, guys. Yung printer pa lang to, guys, meron siyang Wi-Fi, you know? Hindi lang ako familiar sa ibang ano niya. So, sa akin naman kasi hindi naman ako after dun sa may Wi-Fi. Kahit na walang Wi-Fi, ang importante sa akin, guys, is maganda yung print. Yung quality yung hinahanap ko. So, dun sa Wi-Fi, siguro hindi naman ako masyado. Hindi ako after dun. Tsaka, after talaga ako dun sa magandang quality. Yun talaga yung pinaka-purpose ko. At saka pala, guys, sa akin sa picture, wala nang hihigit pa sa Epson. Ito na yung pinaka-magandang printers. Para sa akin lang to, ah. Ito na yung pinakamagandang printer na pwede kong suggest sa inyo. Sa tagal-tagal ko dito sa ganitong larangan, printing, ito yung suggested kung pwede nyong gamitin pagdating sa pictures. Lalo na sa... Kasi yung ibang printer kasi,
di sila pwedeng lagyan ng pigmenting tsaka ng sublimation. Kung nagpiprint ka ng mga sa mga mugs, sa mga printable na mugs, tsaka sa mga printable yung mga plates, sa damit, yung ibang brand kasi hindi sila pwede sa sublimation tsaka sa pigment. Kaya mas matibay kung gagamitan mo siya ng pigmenting. Mas maganda yung quality din. Tsaka ang kagandahan ng Epson kasi, isa pa, pag nasira to, na pinalitan mo yung head, para bumili ka rin ng bago, ang ganda ng quality, lalo na pag magaling yung gagawa. Ganon yung experience ko. Actually, meron akong dating ano, yung L120, karoon ako. Printer lang yun ha. Ito, nasira na yun, kaya ako bumili na ito. Umabot din siya ng almost kulang sa 3 taon yata. Oh. Ang print niya is almost nasa 8,000 na. Na-reset ko na siya ng, hindi ko magkamali, mga 3 to 4 times. Para sa akin, nagandahan ako sa Epson. So, Epson ulit yung binili ko. Maganda rin naman yung ibang brand. Ang problema nga lang, hindi lang sila pwedeng lagyan ng pigment ink. Yun lang ang pinaka-difference yan, pinaka-problema para sa akin ha. So, ito, malalagyan mo siya ng pigment ink. Hindi siya basta-basta masisira. Yan. Tapos, pwede siyang, pwede kang mag-print sa t-shirt printing, pwede kang mag-print sa mga mugs, mga plates, yan, na hindi nabubura, kahit labhan, yan, kahit mabasa, walang problema. Yun ang kagandahan ng pigment. And then, sa picture naman, maganda yung quality ng pigment. Unang-una, hindi nabubura, hindi nag-fade. Naglalas talaga. So, experience ko, dito sa studio, malayo ng mga picture na to. Pigment lahat yan. Mga picture na yan. Pero lang to, photo lab print to. Pero yung mga yan, yung mga pigment yan. So, tagal-tagal ko na sa printing, napatunayan ko na magandang klase yung pigment. Yun ang ginagamit ko kasi. At saka Epson lang talaga yung pwedeng gamitan mo ng pigment. Ewan ko lang sa ibang brand, hindi ko ba na-try eh. Pero sa ibang brand kasi, dye-based lahat, kagaya ng HP, nakagamit na rin ako nun. Yung 3-in-1 niya, hindi siya pwedeng gamitan ng pigment. Dye-based lang talaga. Itong mga Canon, dye-based lang yan kasi mga cartridge. So, hindi sila pwedeng lagyan ng kahit anong classic pigmenting. Hindi kagaya nito, dahil head siya, na-accept niya yung pigment. Maganda pa yung print. Okay, guys. So, titignan natin yung printer, kung ano yung meron dito. May Bluetooth eh, may Wi-Fi. Wi-Fi lang yata, Wi-Fi lang. So, ito guys, tatagalin natin yung tape. So, yan. Sensya na kayo guys, hindi ako marunong mag-review ng mga ganitong gadgets, printer, something. Hindi akong magaling magaling. So, kaya ko lang silang i-operate. Pero ipaliwanag, hindi masyadong magaling. Yan guys. 3-in-1 siya guys. So, pwede pakilapit. Ito yung pinaka-ano niya, photocopy. Photocopier niya. Hanggang A4 lang to guys ha, hindi siya pwede sa mga long band paper. Hanggang ano lang talaga, A4 size, short band paper, ganun. Ganun lang ang pwede. So aside from that, wala na. Lilit sa A4 pwede. And then, yan guys, unti-unti na nating natatanggal. Ito yung pinaka ano niya guys sa loob. Ito yung sa ano niya. Yan, ang pinaka loob niya. Yan. Ganda guys. Okay. Tapos, bali ito yung pinaka ano niya guys. Yan, yan yung copier, yung scanner, yung photocopier, Xerox parang na siya. Pwedeng color, pwedeng black and white. And guys, ito yung dito yung feeder niya. Dito nag-feed yung ano. Ito, ito. Yan. Diyan natin lalagay yung photo paper. Dito lahat. Wow! Ang ganda guys. Tingnan nyo guys. So, example guys ha. Ngayon, ito yung photo paper guys. Yan. Yan eh. Tapos, yan o. Lalagay mo ganyan. And then, ano yun? Yun guys. Kita nyo guys. Yan ang ano niya guys. So, pwede siyang, yan. Ito guys, yan yung pinakaharap ng printer natin. Yan,
So, ito naman, dito naman lalabas yung photo paper, guys. So, yan na. Alisin natin to. Make sure ito. Yan. And then, so, ano itong sa ilalim? Yan, guys. Pagpatuloy natin. Ito ka pala, guys. Sorry. Ito pala yung ating pigment ink. So, introduce ko sa inyo itong produkto ng actually, ano ito, teka lang. Para maganda yung introduction. Yan, alisin lang muna natin itong plastic. Pasensya na kayo, guys, ah. So, ito, guys, yung ating pigment ink. Kuyi. Matagal na itong produkto na to na aking ginagamit. Siguro di ako magkamali yung kuyi na to ginagamit ko magmula sa kanilang photo paper, sa kanilang mga laminating film. Kuyi talaga yung gamit ko since 2009. Kuyi talaga. Pero, nung panahon na yun, wala pang pigment ink. Hindi pa ako marunong magano ng mga tinta bago pa lang ako nun eh. So, nauna ako sa kuyi na dye-based. Dye-based ink. So, nung ilang taon, nagkaroon ako ng knowledge about sa tinta, mga hindi nabubura. Yan, doon ko napag-alaman na ang pigment ink pala ay magandang klaseng tinta para sa picture. Lalo na pag gumamit ka ng Epson printer. Kahit anong klaseng Epson printer, 3-in-1, pure printer, single printer, yung walang copier, pwede gamitin ng pigment. So yun guys, ito yung pinaka-topic natin guys, hindi yung printer mismo. Inintroduce ko lang yung Epson kasi magandang klase siya, pero hindi yun yung topic natin. Ang topic natin, maglalagay tayo ng pigment ink dito sa ating printer. At titingnan natin kung anong klaseng quality ang meron siya kapag ginamitan natin ng pigment ink. So guys, ito na. Ayan. May sharing sa tayo. Thank you Family Healthcare Laboratory. Yan, maraming salamat sa series na pinagkaloob ninyo. Maraming salamat. Yan. Kung gusto pala ninyong ano guys ha, pagpa-test ng dugo, overall, dito lang sa may Santa Cruz Lubao guys. Malapit lang dito sa pwesto ko. Yan. Family Healthcare Diagnostic Laboratory. Maraming salamat sa series. Thank you very much. So ito guys. Dapat guys, pag maglalagay tayo ng tinta, separate yung sa kulay ng black, blue, sa red, iwahiwalay. Hindi yung isang syringe lang ang gagamitin natin tapos yun, masisira yung kulay, magkakahalo-halo. So, gera yun. Magulo yun. So, ito guys, and dapat aware pala kayo sa kulay. Ha? Hindi lang kayo basta lagay ng tinta. So, titingnan muna natin kung alin yan yung cyan. Cyan blue. Cyan parang sa si ano Goku cyan. Ito naman pigment ink na kulay magenta. At ito yellow, ito black. Dapat alam natin. Alam natin yung ano dito. Yan, ito yung nasabi ko. Cyan, magenta, yellow tsaka yung black. Dapat alam natin 'yan. So yung cyan ay yung tama. Yung cyan dito natin lalagay. Yan, tuturok natin doon sa loob. The same din doon sa magenta. The same din doon sa yellow at sa black. Yun. Ito yung pinaka-tank niya, guys. Yan. So
susunod is install na natin yung software and yung mga cables niya. Okay guys, ito na. CD, install natin dito sa ating computer. Ito na guys, lalagay natin dito. Tapos, I agree, and then next, next, then next, yan. Sabi niya, make sure that the color of the ink tank match the ink color that you want to fill, yan. Tapos next. Ito na yung connection. Ah, installation. Sorry. Okay. Next. Next. Skip na natin to. Yan. Installation. Bali, nag-install na siya. Ito pa lang ano natin, guys. Hindi natin siya pinuno. Yan lang ang nilagay muna natin for the meantime. Kasi, dahil bago siya, sisipsipin pa ng printer yung iba dyan. So, yung ibang parts niya kasi dun sa mismong hose niya, ito, wala pa siyang laman. Yan dun, no? Wala pang laman yan. Bali, sisipsipin ng printer yung tinta na to. Yan. Printer. Bali yan guys. Yan yung scan OR component niya. I-install niya yan. Lahat ng component dito sa software niya. Yan. Inilalagay sa data ng computer natin. Para lahat ng pictures pag nagpiprint ka. Alam ko may mga ano pa to eh. Mga features pa. Direct print. Ganda ng printer guys, oh. Elegante yung eleganteng tingnan. Pinag-isipan talaga yung paggawa. Pati yung design niya. Ayun, pinag-isipan talaga, napakaganda. So ito yung magiging printer natin dito pag may mga nagpapa 2x2, 1x1. Importante diyan guys, hindi siya nagfe-fade kasi gagamitin sa abroad, pwede ganun. Yung mga pang-international ano, use. Sa mga pictures, corporate ID pictures, yan. Hindi tayo napapahiya dyan kasi hindi siya nagpe-fade. Tapos yung kulay niya is true color, maganda yung kulay. Hindi lang siya basta printer na ordinary. Pag nilagyan mo ng pigment ink, ang ganda guys. So ito, yun na. Connect via wireless network or USB. Siyempre USB tayo guys. So next. Yan. Sabi niya, connect the computer and printer with a USB cable. So, meron na siya naka-connect. So, yan guys. So, on na natin yung computer na guys. Yan guys. Bali, na-detect na niya. Sabi niya is yan, next natin. Okay, print test page. Magpiprint tayo, magte-test page tayo guys. So, try natin. Yan, nagche-charge siya ng ink. Nagche-charge siya ng ink papunta sa printer, sa loob ng printer. Napapansin niyo guys, medyo maingay siya. Yan. So, kumukuha siya ng tinta dito, papasok. Dahil sa bago siya, ito yung pinaka ano niya, sisipsipin niya yung tinta papasok dito sa mga hose na to hanggang sa head. Yan. Kapag huminto na siya, meaning to say, ready to print na yon.
kahit anong i-print mo, pwede na siya. Pwede ka na rin mag-scan nun. O yan, mag-photocopy. Yan. Yan, guys. Sumisip-sip ng tinta niyan. Yan. Ito. Yan. Dito ko siya pinindot, oh. Siguro mga 3 seconds. Pinindot ko siya. Then, nag-charge na siya ng tinta. Ng ganito. Okay. Yan yun, guys. Actually, pigment na to, guys, sabi nila dati, nakakasira ng printer. So, which is true. Which is true talaga, nakakasira siya ng printer. Pero, yung technology ngayon ng pigment, parang iniba. Napansin ko nga yung printer ko nagtagal dahil sa ano, parang maganda na yung head nila, magandang klase na yung head. Kaya tumagal yung isa kong printer sa pigment. So, may technology din talaga yung mga tinta na ganito. So, ito guys, oh. Yan. So, nakasipsip na siya ng tinta, panikurado. So, titignan na lang natin kung, yan, kung napuno na yung hose na to. Kung napuno na siya ng tinta, ng pigment ink. And then, hihinto naman siya makusay. Yan, guys. So, later on, papakita ko sa inyo yung quality ng print niya. Ano yung quality. And then, makapag-decide kayo kung gusto nyo bumili o hindi. Basta ako, yan, nire-refer ko tong printer na to, Epson printer, para sa paggamit ng pigment ink. Yan, sublimation ink. Pwedeng-pwede. Yan, guys. Yan, guys. Napansin nyo, kanina, nagbiblink to. Kayo na hindi na siya nagbiblink. Meaning to say, nakargahan na siya ng tinta na pigment ink, yung ating Epson L3150. Yan, guys. Nakargahan na siya. So, gagawin natin, magte-test print tayo ng ID picture. Okay, guys? Bali, ito, guys. Susubukan natin mag-print gamit yung Adobe Photoshop. Tingnan natin kung ano yung magiging quality niya. So, idadrag natin siya dito sa may Adobe Photoshop. And then, yan. And then, nakakrap to ng 5x7, guys. And then, print preview natin siya, no? Kagandahan nito, guys, hindi siya kagaya ng ibang printer na nakadulo dito. So, ito nakagitna talaga. Yung ibang printer kasi, iuusog mo lang dito. Dito yung photo paper. So, inuusog lang dito. Ito naman, nakagitna. Yan, nakagitna siya. So, maganda. So, yun. Yan. Okay, piprint natin siya. Then, nakalagay dito, oh. Epson L3150. Tapos, yung properties na ilalagay natin, guys. Siyempre, pag picture, matte yung gamit ko, eh. And then, naka-high siya. High. Then, okay. Yan. Meron lang tayong isang cup na kailangan. So, tingnan natin. Ito na, guys. Yun, kinain niya. Tingnan natin, guys, kung ano yung quality. Sana okay siya. So, hilahin natin itong tray. Yun. Yan. Pero kahit hindi na natin iangat, okay na ito. Yan yung maging quality niya, guys. So medyo mabagal siya, hindi siya kagaya ng ibang printer na mabilis. Mabagal lang 'to. Silipin nga natin. Yan, ganyan siya mag-print, guys. Ganda no, guys. So tatakpan na natin, guys, ha. Okay. Ihintayin natin dito sa baba. Yun na, guys, kitang-kita ko na. Pwede ka rin mag-print dito, guys, through Wi-Fi. Diretso, guys. So, ako, kaya ako gumagamit ng pigment ink, guys. Ito yung habol ko, yung quality. Quality talaga. Hindi nagpipade. Hindi nagpipade talaga, as in. Kahit basahin mo, kahit mabilad sa araw, mahanginan, never siyang mag-fade. Kaya lang, risky nga lang siya ng konti, guys, kasi dahil sa pigment yung gamit mong tinta, anytime
pwedeng magguhit-guhit o masira yung head niya. So, kung nag-iingat ka, much better gumamit ka na ka na lang ng dye base. Lalo na kung hindi ka naman sa ganitong business, ginagamit mo lang siya for printing purposes na hindi sa mga hindi maseselan na printing, mga documents, yan, sa mga coupon ban lang or mga ordinary printer, pwede. Pero kung photographer ka, nagka-cover ka ng mga o nagpipicture ka ng mga ID pictures. Actual sa mga ID picture lang naman 'to eh. Yan guys. Quality tingnan natin, ha. OMG stunning, ganda. Walang guhit, guys. Perfect yung kulay. Perfect yung kulay, guys. Ganda. So ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na quality. Papakita ko, ha. Babasahin ko siya. Kung kasing ano, guys, kung ordinary ink lang siya, yung mga dye base, pag binasa mo to, guys, wari, binasa mo tong picture na to, pag dye base siya, aagas yung tinta, masisira yung tinta. Pero itong pigment, guys, 101%, guys, sinasabi ko sa inyo, gamit yung Epson printer, tsaka itong pigment ink. Sabihin ko sa inyo, guys, hindi masisira ang picture na to. Gusto nyo matry? Okay, try natin. Babasahin ko siya, kukuha ko ng tubig, and then papakita ko sa inyo, hindi talaga siya masisira. At kung meron kayong dye base na printer na naka-dye base, try nyo lang, mag-print kayo sa isang quality na photo paper, then basahin ninyo. 101% aagas yung tinta. Pero to, guys, hindi. Promise. Basahin ko, ha. Teka lang, kukuha lang ako ng tubig. Okay, guys. May tubig na tayo, guys. And this is the picture. And let's try to wet this picture. Basahin natin siya with this water. And titingnan natin kung nagsisinungaling lang ako. Dahil yung topic natin dito, guys, is pigment ink on. No? Yan. Binasa natin siya ng konti. Paki-focus naman po, focus. Yan, nabasa, di ba? Lagyan natin siguro mga 1 minute. Tapos, ganyanin natin. Dapat yan, naaagas na. Pero ito, hindi pa, guys, ha. Hindi siya naaagas, guys. Yan. Wala, hindi siya quality pa rin, guys. So, guys, oh, tingnan nyo, oh. Wala pa rin. Di pa rin kayo contento, guys. Di pa rin kayo contento. Gusto nyo running water? O, sige. Ibigyan ko kayo. Running water lang pala, eh. Yan, ah. Running water. Running water. Okay. Running water na. Sige. Yan na. Running water na yung ginamit natin. Talagang as in running water. Wala nga lang paa. Pero hindi na nasira. Sorry. Pero hindi nasira. Gagawin ko lang dito is patutuyuin ko lang, guys. Yan. Ganyan kaganda ang pigment, guys. Kaya bakit pigment ang gamit ko? Kasi may purpose yung pigment. Pag ito natuyo, alam nyo, lalong titibay ito. Bakit? Kasi yung pigment, kung kailan nababasa, dun nanunuot yung tinta. Lalo na kung gamit mong papel is resin coated o yung mga papel na quality. Yung may mga layer. O, di man nasira. O. Dapat naagas na yan eh, pero hindi man eh. Secondly, yung papel natin ito, dahil maganda yung tinta, and secondly, maganda yung papel. Yun. So, guys, sana may natutunan kayo. Kung gusto nyong gumamit ng, o mag-print ng mga gantong pictures na gusto nyo, quality pictures, ayaw yung nabubura, ayaw yung nag-fade. So, gumamit lang kayo ng quality pigment ink, and syempre yung Epson L3150 natin. Gumamit lang kayo ng Epson printer na pwede nyong mabili kahit saan. So, nagkakaubusan na. Actually, bumili nga kami. Nagkaubusan na. Isa na lang yung nabili ko. Wala nang stock dun sa mall, sa SM Pampanga. So, guys, yun na lang. Nakaisang item lang ako. Pero di naman ako bibili ng marami. Dinaray ko lang bumili sana yung mga worth 7,000 na printer na Epson din, pero wala. Worth 9,295 nung nabili ko. So, kung worth 7,000, baka bumili ako dalawa. So, wala. Wala nang stock. Nabili na lahat. Wala nang stock talaga. Kung meron man na darating, matagal pa siguro. So, ito guys. Sana may natutunan kayo sa video ko na to. So, recommend ko Epson printer with pigment ink. Yan. Quality, guys.
So maraming salamat sa inyong panonood. Hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, eh please subscribe ka naman please. So guys, this is the quality of the printer. Yan ang quality niya. Ganda guys, oh. Walang guhit, natural. Ang ganda guys. Yan. Bagal nga lang siya ng konti. Hindi siya ganun kabilisan. Hindi ganun kabilis yung printer na to. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan. See you na lang sa susunod ko pang mga video. Kita-kits tayo sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe on my channel and click the notification bell para ma-inform naman kayo sa mga gagawin ko pang mga video, yung mga susunod ko pang mga video. Ewan ko kung anong susunod ko mga video. Basta gagawin ko na lang. So guys, maraming salamat sa inyo. Magpalain kayo ng Panginoon. And God bless sa inyo lahat. And bye-bye!